sa inyo na actually ako ay nagagalak at nakapagbabay ng pag-ibig na mga mensahe na sana ay makatulong sa ating pag-araw-araw. Pasensya na po at ako ay tawin lang yan eh, pero nakaabot pa. Masyado yung traffic nung ngayon yata sa akin dito sa Cavite. Kaya siguro mas maganda tuwing tayo aalis ng bahay magbigay tayo ng palugit na oras. Kasi hindi natin expected kung ano ang mangyayari sa daan. Actually, isang oras at kaya natin ang bilang ng oras sa pagpunta dito ng commute na po ako. Hindi ko yan sumatagalain na mas matagal pa yung pag-iintay ko sa sasakyan para hindi ko akilin ko yung sasakyan na kaya sabi ko, mahirap talaga. Kung minsan, ang puso natin ay nandoon ang willingness natin na makadalo at makapunta sa kapilya ng maaga. Pero kung minsan, may mga ginagawa si Satanas para madelay ang ating pagpunta dito. Sa umaga po nito, actually po, mayroon akong dalawang topic sa ating mga. Pero ang sabi ko, mas higit na maganda ko ngayon itapit sa inyong araw nito. Ang isang paksa ng isa araw ay marami tayong mga Kristiyano na maaaring nabibilang na sa ganito. Yung isang pong topic ko siguro sa masusundarin ko na lang po o maaaring ituro ko po sa mga kabataan at mga pag-aaral para ma-i-share po sa inyong parang araw. Okay, so. Tapos po nun, hindi na nila makontrol yung kanilang pagtaos-dos sa
dahil bangka po yun. Kumbaga, agoy sumusunod yung sasakyan, wala namang anchor or something na mabigat na maaari makapagpapigil ang kanilang tuloy-tuloy na pagdidrip or pagkausdos. And the following day, as expected, kung wala mong makakatulong sa kanila, maaaring ikamatay nila yun, umabot na sila sa ilang lugar na hindi nila alam kung ano ang kanilang kapupuntahan o mangyayari sa kanila. Nabanggit ko po ito kasi dahil sa panahon po natin ngayon, marami na tayong mga kapatid, marami tayong mga kasama sa pananampalataya. Maaaring ang ilan sa ating mga kapatid ay unti-unti na po nalidrig o sumasadsad palayo sa ating panangangang ginagawin. Paalala po ito para sa ating mga kapatid. Because the danger of dripping is not only po in a physical reality. Kahit tayo mga Kristiyano, kahit tayo ay nasa Panginoon na, nakakaranas pa rin po ang bawat isa sa atin ng ilang-ilang mga kadahilanan para tayo ay unti-unti mapatayo sa Panginoon. Ilang bagay po ang nais ko ipakitasin mo na kung saan, ano-ano ba yung mga senyales na ito? Maaaring isa tayo sa mga senyales o maaaring ang ilan nating kapatid na wala dito sa ngayon, kung bakit ba kate ang ating kinabubuan dito, ay ang ilan nating mga kapatid na unti-unti na papawalay sa ating pananampalataya. But sadly, it is not uncommon for any Christian. Nangyayari po ito, kahit gano'ng kalalim, kahit gaano kadalas ang ating pagdalo, pero maaaring mangyari sa bawat isa sa atin. Kadalasan po, ang ilan natin mga kapatid ay nagsisimulang mag-drip away from God, it is because minsan, we believe that we are sinful people. Makasalanan ako, may kasalanan ako sa Panginoon. Ninagawa ko hindi maganda. Parang hindi ako worth sumamba ng araw na ito. O itong linggo na ito. May guilty feeling pa ko eh. Parang hindi ako makakahalap sa Panginoon ng oras na ito. So, yung ating guilty feeling na ito, isa sa dahilan kung bakit hindi mo ngayon pa po kursigyan pakasamba.